Mahaba-habang pag-aaral muli. Napansin ko ay mas madaling panoorin, pakinggan yung mga maikli. No? Pag nakita nilang mahaba, uy, ayaw nang buksan, ayaw nang pakinggan. No? Pero mahalaga ang pag-aaral ito sapagkat isa ito sa mga masasabi natin na kilalang church dito sa Pilipinas. Sila ay kapansin-pansin. Nakakuun na ba tayo dyan, Brother Alfred? Okay. Napapansin po sila kasi dahil sa kanilang mga ginagawa, no? Nakakaiba sa nakaugalian na ng mga religious groups. Ito po yung mga grupo na nasa mga palingke, nangangaral sila. No? At hindi lang nangangaral eh. Meron pa silang mga kasama na may dalang supot at naghihintay na mahulugan ng pera yung supot na yon. At sa mga karanasan natin, sinasalubong sa iyo yung supot. Hindi na sila basta nakatayo, kundi inilalapit yan sa mga tao. Yung iba, yung mga lumalapit sa jeep, ganun din. Sila din yun. Sa mga bus, yan, umaakyat din sila. At ang iba ay nagbibigay ng sobre. Yan, at umaasa sila na malagyan ng pera yung sobre. Ito yung grupo na yon. Well, ang katabakan yata sa kanila ay Port Watch. Pero ang totoong pangalan nila, nakarehistrong pangalan nila, the Pentecostal Missionary Church of Christ ito. Bakit na sinulat kong Church of God? Church of Christ, Port Watch. At yung mga simbahan nila ay kapansin-pansin din. No? Meron silang logo na may kulay yellow. Sa gitna noon ay merong Church of Christ. Kaya napagkakamalan ng iba na kapatira, nakala nila kasabahan natin yun. Eh. Kaya sinasabi natin, hindi, ang ating dalang pangalan, Church of Christ lang. Walang mga karugtong na. Eh, sa kanila merong Pentecostal Missionary Church of Christ, Fourth Watch. Yan. At ang pinaka-founder nga nila ay ang tinatawag nilang Reverend Arsenio Tan Ferriol, also known as Apostle Arsenio T. Ferriol or Apostle in the End Time, Beloved Apostle, Living Apostle, or Sugong Apostle. Yan ang mga katawagan ng kanilang pinaka-founder. At backgrounder po natin, ang kanila pong mid-hind quarters at ang Bible College nila ay located sa Marikina City. Mailing address nila, may nakuha pa tayo rito, PO Box 257 Marikina City. At worldwide po ang membership nila. Kala ko maraming marami sila, no? Pero estimated lang naman sila na 50,000 to 60,000. So kung ihahambing natin doon sa mga nagdaan nating pinag-aralan na, mas marami yung mga napag-aralan na natin na religious groups kaysa sa kanila. At ang pinaka-background nila no, bilang church, galing sila sa Four Square Gospel Church. Well, at least yung kanilang founder ay dating pastor ng Four Square Church. At nagsimula sila noong 1972. Pagkatapos na umalis Mr. Ferriol doon sa Four Gospels Pentecostal Church. Sa ngayon ay nasa iba't ibang mga bansa na rin sila katulad ng Britain, Switzerland, Italy, France, Monaco, Toronto, Montreal, Vancouver, San Diego, Los Angeles, Seattle, Honolulu, Dallas, Guam, Saipan, and Saudi Arabia. So yung mga kapatiran, mga listeners natin sa ibang bansa, marahil ay na-meet nyo sila, nasasalubog nyo na sila dyan sa inyong kinaroroonan. No? Lalo na dito sa mga binanggit kong mga cities and countries na kung saan ay nakapuntahan na po nila. Popular din po sila sa TV and radio programs. No? Mayroon silang mga broadcast sa television at radio. Yung kilala nilang programa ay may pamagat na Oras ng Katotohanan. At mayroon silang programa din sa US, counterpart nito, no? Surer Word. Mayroon silang Surer Word, mas sure pa. Yan ang kanilang ibig sabihin. At mayroon silang sariling radio, o live radio ang tawag nila, at television network, live TV, kung saan nila binobroadcast, ini-air yung kanilang programa, Oras ng Katotohanan. At nakikita rin ito sa SBN 21 at NBN 4 at naririnig
sa TWWW. Minsan-minsan ay nakikinig ako sa radyo na ito at sumisingit sila roon. Na-advertise sila palagi doon. Ang kanila pong source of authority, sinasabi po nilang the Holy Bible, especially the old Tagalog versions, kaya lamang mayroong limitation, no? As interpreted by Mr. Arsenio Tiferiol. He is the infallible authority of the Bible. At mayroon silang mga extra-biblical authorities katulad ng The Word Magazine. Ito yung equivalent po ng kung mayroong pasugo ang Iglesia ni Cristo 1914, sila ay mayroong The Word Magazine. At ayon sa description ng mga fourth watchers, tawag sa mga members nila, no? Para sa kanila, The Word Magazine contains the teachings of the apostles of God. Ayan, no? The Word Magazine is like studying the Bible itself. Ayan. At explanations of the Word Magazine directly comes from God through the Apostle Arsenio Ferriol. The Word Magazine gives light, wisdom, and knowledge. The Word Magazine is more important than life itself. It gives a fourth watcher spiritual strength, doctrines, and revelations. And then, the Word Magazine is inspired by God. Yan ang palanaw ng mga members ng Fourth Watch o ng Philippine Pentecostal Missionary Church of Christ. Ngayon, may tanong po natin. Ano? Yung po kanilang Ferriol, founder na si Mr. Arsenio Ferriol, ano ba ang pagkapakilala sa kanya? Well, katulad ng ating unang binanggit, pinakikilala rin siya bilang Apostle Arsenio Tiferiol, Apostle in the End Time, Beloved Apostle, Living Apostle, or Sugong Apostle. Former member po siya ng Foursquare Church, isang evangelical Pentecostal church founded in the US by Amy Simple McPherson, pinanganak noong 1890 to namatay sa 1944. At habang siya po ay nagpapastor sa iglesyang ito, sa church na ito, Foursquare Church, he claimed he received the apostolic calling. Tinawag daw siya upang maging apostle na noona ay hindi niya binigyan ng pansin. Hanggang sa mayroong nangyari sa kanya na inunawa niya, inintindi niya, ininterpret niya na yun na yung pagtatapagtawag sa kanya ng Diyos. Nagkaroon doon siya ng aksidente. Ang kanyang truck ay nadisgrasya. Sabi ay nag-overturn sa highway at muntik-muntikan na siyang mamatay. Siya ay nahila pa ng tumatakbong sasakyan niya. Kaya muntik niyang ikamatay ang pangyayari. At siya ay na-hospital. At doon sa hospital, sa kanyang matinding kahirapan, ay sinasabing, he vowed to heed God's calling. So sa karanasan na yon, ay sinabi niyang paniniwalaan na niya, pakikinggan na niya ang pagtawag ng Diyos sa kanya bilang apostol. Ayan. So, kakaiba naman ang kanyang experience doon sa mga napag-aralan na natin ng mga founders ng iba't ibang mga religious groups. At tandaan po natin, sila mismo, no? Katulad ni Mr. Arsenio Ferriol, siya mismo ang nagsasabi at wala tayong witness na mga ibang tao sa kanyang naging karanasan at sa kanyang sinasabi na pagtawag sa kanya ng Diyos at sa kanyang pagtanggap sa sinasabing mission niya o calling niya bilang isang apostol. Ayan, no? Ngayon, ating tutunghayan ang mga kakaibang paniniwala at gawain ng grupo pong ito. At siyempre pa, ang nauuna po doon ay ang paniniwala nila na si Mr. Arsenio Ferriol ay isang apostle. Dito nga sa ating research, ang sabi po rito, while shepherding in his former church, the Foursquare, Reverend Arsenio Ferriol claims to have been given the apostleship from God, which at first he just ignored. Siya mismo ngayon ang nagsasabi, nag-declaim, inaangkin niya na siya ay tinawag ng Diyos. Hindi po ipinaliwanag, no, kung anong uri ng apostol siya. No?
Kasi po sa Griego, ang salitang apostle ay apostello ang verb. No? It's from the word apostello, the verb, meaning I send with a mission. Usually po nakakunik yung mission doon sa word na apostello sa verb. Kasi mayroon po silang ibang Greek word sa isang kahulugan na ipinadala o sinugo na walang misyon. Yan. Ang noun form po naman ay ang apostolos, which also means a messenger or one sent on a mission. Yan, oh. Maalala ko po, naalala ko itong word na apostilo at saka apostolos. No? Nagkaroon pa kasi ako ng karanasan na makadibati ang isa sa mga mangangaral ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watts. At nung siya ay nagpapaliwanag, kasi ang naging tema po namin ay patutunayan niya, no, nila, na si Ginoong Arsenio Ferriol ay sugong apostol sa ating panahon ayon sa Biblia. Yan, no, sila po ang affirmative at ako po yung negative. At pinapaliwanag niya ang salitang apostle at gumagamit siya ng Griego na mga salita. Kaya tinanong ko siya, yung bang salitang apostelo o apostol, apostolos, yan, ano, yan ba ay verb or noun? Parang nakakatiyak tayo na alam niya ang kanyang sinasabi. Kailang sagot sa akin nung kadibati ko ay key verb, key noun. Di daw, wala daw siyang pakialam. You know? Kung yun bang salitang apostelo o verb ba yan o noun o apostolos ay verb ba o noun. Ibig sabihin, hindi po ganoon katalaga ka kaseryoso ang kanilang pag-aaral, no? Patungkol sa pagiging apostol ng kanilang pinaka-founder. So, upang maunawaan po natin at mapag-aralan natin ayon sa Bible ang pagiging apostol ni Mr. Arsenio Ferriol, nararapat lamang po na unawain natin mabuti. Okay? So again, the word apostle is from the Greek word apostello, which is the verb form, at apostolos naman ang noun form niya. At ito ay nanghulugan na pinapadala na mayroong misyon. A messenger, kung minsan, ang word messenger ang ginagamit sa halip na apostol, sugo, yun ang Tagalog ng messenger, or one sent on a mission. Ayan, no? At ang tanong natin, anong klase kayang apostol si Mr. Ferriol? Kasi po sa Bible ay maraming klaseng apostol. Kailang uunahan din natin ang pagsasabi na hindi po sinabi, hindi sinulat, hindi po ipinaliwanag anong klaseng apostol si Mr. Ferriol. Basta sinabing apostol, ang tao sa kanya ay apostol. Kaya lilinawin po natin. Una, ang Panginoong Jesus ay tinawag na apostol. Mayroon tinawag na 12 na mga apostoles. At kasama nga doon si Judas, at ang namatay si Judas ay ipinalit si Matias sa kanya. Si Apostol Pablo ay isa ring apostol. At maraming mga apostol ang mga ipinadala o sinugo ng iglesia. Yun po ang ibig sabihin ng salitang apostol sa Grego. Ipinadala, sinugo. At by the way, kapag kayo po ay kanilang nakausap, mga kapatid, mga kaibigan, ano, ang unang tanong sa inyo, well, isa sa mga tanong, kung hindi man una, no? Tanungin ka nila, ilan bang apostol na alam mo? Ayan. At kapag sumagot ka ng 12, talo ka na. Di ba? Kasi yung tanong nila hindi maliwanag, anong apostol o anong klaseng apostol ang kanilang tinatanong. Ang isip ng kanilang kausap ay yung 12 apostles. Kaya agad-agad kayong sumasagot ng 12 apostles. Ako, pag sumagot tayo ng 12 apostles, sasabihan ka pa, hindi mo alam yung Bible mo. Yung iba, gumagamit pa ng panlalait. No? Sasabihin nila, bubo ka pala. pardon the word. No? B-O-B-O ka pala. Hindi mo alam ilan ang apostle. Kasi nabibigla tayo eh. Kaya alam ko na yung technique nila, kaya nung ako itanungin, ilan bang apostle alam mo? Sabi, yung sagot kayo, anong klaseng apostle ang sinatanong mo? Yan ang sagot ko. Ano? Kung yung 12 ang apostle bang tinatanong mo, yung mga pinatala ng iglesia o ano? Tapos binalikan ko siya. Alam mo ba talaga ang doktrina ng pagka-apostol? O tanungin kita, sino bang unang apostol na namatay? O hindi yung kausap ko, hindi makasagot. Ano? Sino bang unang apostol na namatay? O, di nga ba, sa 12, ang unang namatay doon si Santiago, Acts chapter 12. So,
meron na silang technique paano nila kausapin ng isang tao at turo nila yung pagiging apostol ng kanilang founder na si Mr. Arsenio Ferriol. Kaya magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral tungkol sa pagka-apostle. Well, sabi ko nga kanina, ang Panginoong Jesus ay tinawag na apostle. Kaya yung apostle, kailangan unawain mo yun bago mo sila sagutin o tanungin mo sila anong ibig nilang sabihin. Kailangan pag-aralan muna. O tulad ng Panginoong Jesus, kung ang tanong nila ay general word na apostle, ibibilang natin siya. Hebrews chapter 3 verse 1. Mababasa po roon. Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and the high priest of our confession, Christ Jesus. Apostle and high priest of our confession, Jesus Christ. So, ang Panginoong Jesus, tinawag na apostle. Number two, ang 12 apostoles na pinili at sinugo ng Panginoong Jesus ay tinawag na mga apostoles. Mga pangalan nila, nariyan. Sa Matthew chapter 10, si Simon, James, John, Andrew, Philip, Bartolomeo, Matthew, Thomas, James, Thaddeus, Simon, Judas Iscariot, at pinalitan ni Matthias. Yan ang 12. At mayroong panglistahan ng mga apostles sa Book of Acts o sa mga sulat ni Apostol Pablo. Si Pablo mismo ay tinawag na apostle. Galatians 1:1, si Barnabas na kasama niya. Andronicus, Junias, James, the Lord's brother, si Silas, Timothy, Epaphroditus, Apollos, mayroon pang 2 hindi pinangalanan sa ikalawang Korinto 8:23, at mayroon pang pangalawa na hindi pinangalanan ng 2 apostoles. So marami sa Bible. No? Pwede pang mayroong possible other apostles. Jude, the brother of Jesus, is considered a possibility. He was considered an apostle by early believers and church patriarchs. No? Baka daw si Mark, na author ng Book of Mark, Luke, at sumulat ng Hebrew. Kaya mayroong naglista-lista. Kung totoosin, sabi niya, ang dami palang mga apostles o to be considered apostle. Mayroon siyang binilang na 25 confirmed apostles in scriptures. Eh kung yung 5 daw ay tinatawag din na apostle, di magiging 30. Oo, general word yan na apostle. Oo. Pero sa atin nang nabanggit, mayroong iba-ibang pagkakagamit o pinapatungkulan ang salita pong apostle. Kaya kapag ang nagtanong sila, ilan ang apostle na alam mo, tiyakin mo at anong klaseng apostle ang kanilang tinatanong. Okay. Ang ating alam sa Bible, mayroon pong qualifications ang 12. Basa po ito sa Acts chapter 1 verses 21 hanggang 26. Ito ay noong palitan ang pagka-apostol ni Judas, na naghudas nga sa Panginoon. Hahanap sila ng kapalit niya at sa paghahanap nila, sabi nila, verse 21, sa mga taong ito nga na nangakisama sa atin sa buong panahon ng Panginoong Jesus ay pumapasok at lumalabas sa atin magmula sa bautismo ni Juan hanggang sa araw na siya tanggapin sa taas mula sa atin, ay nararapat ng isa sa mga ito'y maging saksi na kasama natin sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. Yun pong qualification na magiging kapalit ni Judas. Ibig sabihin na qualification ng isang apostol. At sila nga naman lahat, sa 12, ay naging kasakasama ng Panginoong Jesus mula sa pagbabautismo ni Juan hanggang sa ang Panginoong Jesus ay nabuhay na mag-uli at bumalik sa langit. Kaya verse 23, kanilang ibinukod ang 2, si Jose na tinatawag na Barsabas na pinamagatang Husto at si Matias, at sila nagsipanalangin at nagsipagsabi, ikaw Panginoon na nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga tao, ay pakilala mo sa kung alin sa 2 ito ang inyong hinirang upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagka-apostol na kinahulugan ni Judas upang siya magkaparoon sa kanyang sariling kalalagyan. At sila ay pinagsapalaran nila at nagkapalat si Matias at siya ay binilang sa 11 apostol. So yun po ang 12 at meron pong kwalifikasyon ang pagiging apostol sa uri ng mga 12. At ang pagka-apostol na pangalawa na pagkakagamit niya ay merong mga ipinadala sinugo ng iglesia. Gawa Kapitulo 13 ay isang halimbawa ito ng pagsusugo ng iglesia at ang mga sinugo nila ay tinawag nilang apostol.
Verse 1, basahin po natin. Sa iglesia nga na nasa Antioquia, ay may mga propeta at mga guro, si Bernabe at si Simeon na tinatawag na Niger, at si Lucio na taga Sirene, at si Manain na kapatid sa gatas ni Herodes at Tetrarca, at si Saulo. At nang sila ay nagsisipaglingkod sa Panginoon at nag-aayuno, ay sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing tinawag ko sa kanila. Nang magkagayon, nang sila ay makapag-ayuno na at makapanalangin, at maipatong ang mga kamay nila sa kanila ay kanilang pinayaon sila. So yun pong idea ng pagsusugo, pagpapadala ng isang lokal na iglesia. At ang mga pinadala dito ay si Bernabe at saka si Saulo o yung Apostol Pablo. Now maliban po sa kanila ay marami pa pong binanggit no, na mga ipinadala ng iglesia. At si Bernabe ngayon nandun na binanggit na natin si Andronica, si Junia, si James, the Lord's brother, at nabanggit na rin natin kanina si Silas o Silvanus, Timotheo, Epaphroditos, Apollos, yung mga hindi pinangalanan. So sila yung mga masasabi natin na sinugo, ipinadala ng iglesia. At hindi sila katulad ng 12. Si Apostol Pablo naman, sa kanyang pagsusulat sa mga taga-Corinto ay kanyang ipinagtanggol ang kanyang pagka-apostol. Sabi niya, 1 Corinto 15, versikulo 8, na nagpakita sa kanya ang Panginoon. At saka napakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol at sa kauli-ulihan tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan ay napakita naman siya sa akin, si Apostol Pablo ang nagsasalita. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol at hindi ako karapat-dapat na tawagin na apostol sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Si Apostol Pablo paano? Bagamat kinakatwiran niya, nangangatwiran siya na siya rin na isa namang apostol. No? Pero sinabi pa niya na hindi siya karapat-dapat kasi nga, una ay pinag-uusig niya yung iglesia ng Diyos. No? Pero ito yung isang patotoo na siya rin naman ay apostol at ang kanyang pagka-apostol kakaiba doon sa 12. Kakaiba doon sa mga ipinadala ng iglesia. At kakaiba man, bakit natin masasabi pa rin na siya ay apostol? Ay sapagkat nakasulat sa Bible, nakasulat sa talata na siya nga, o naangkin niya, siya na isang kinasihan ng Espiritu, kinabayan ng Diyos, ay nagsasabing siya ay apostol. At nakasulat ito sa mga pahina ng Biblia. Ngayon po, lahat ng katuruan ng pagka-apostol sa Biblia, mula sa pagka-apostol ng Panginoong Hesus, 12, yung mga sinugo ng iglesia, pagka-apostol ni Apostol Pablo, mga kapatid, hindi po pwede doon si Mr. Arsenio Ferriol. Oh, hindi siya pwede nakatulad ng 12. Bakit? Hindi po siya qualified. Hindi niya kasakasama ang Panginoong Hesus mula sa pagbabautismo ni Juan hanggang sa siya ay nabuhay na muli at bumalik sa langit. Kaya hindi siya qualified doon sa katulad ng 12. Hindi din po siya pwede doon sa number 2 na ipinadala ng iglesia. No? Katulad nila Bernabe, Aristarchos, pinadala sila, sinugo sila ng iglesia. Kasi kung sasabihin niya na pinadala siya ng iglesia, tatanungin natin, aling iglesia ang nagpadala sa kanya upang magsimula siya ng isa pang iglesia? No? Sinong nagsugo sa kanya bilang apostol bago pa siya nagtayo ng iglesia niya? Una-una, wala pa naman yung iglesia niya noon. Eh. Wala pa naman yung Pentecostal Missionary Church of Christ na magsusugo sana sa kanya. Nauna po siya doon sa iglesia na yon, sa church niya na yon. So sinong magsusugo sa kanya bilang sugo ng iglesia? Hindi rin po siya qualified doon sa number 2. Hindi rin naman siya katulad ni Apostol Pablo na siya ay isang special na tinawag ng Diyos. Well, angkin niya, siya ay tinawag daw ng Diyos doon sa ating nabanggit na sa introduction po natin. Pero ang tanong natin ay, saan nakasulat yun? Ano ang patunay na siya rin daw at tinawag ng Diyos? Ang pagtawag kay Pablo ay nasusulat sa Bible. Ang pag-angkin ni Pablo ay nasusulat sa Bible. O nasaan naman sa Bible yung pagtawag kay Mr. Arsenio Ferriol? O yung pag-angkin niya na siya ay apostol ng Diyos? Baka naman katulad din siya nung sinasabi sa ating pinag-aralan noon patungkol kay Mr. Felix Manalo. Nung hinahanapan siya ng patunay saan nakasulat sa Bible, kanyang pagiging anghel o pagiging sugo. Ang sagot doon sa pagbubunyag, wala sa Bible, sabi, no? Sa pagbubunyag ng Iglesia ni Cristo. Kasi tapos na yung Bible.
Oh, kaya ang pangalan niya wala doon. Yan ang sinabi ng pagbubunyag. Ay, oo nga naman. Natapos na yung Bible, nasulat na doon ang kalooban ng Diyos at nakumpleto na ang pahayag ng Diyos at tama na yun. Ang mga apostol na binanggit ay yung mga nandoon sa Bible. Wala siyang pangalan doon. Wala yung kwento ng kanyang pagkakatawag sa kanya bilang apostol. E ano po yun? Yun po ay paghigit, no? Sa nasusulat. It is going beyond what is written. Dapat ay nasusulat ang ating mga pinapaniwalaan. No? Ang mga tinawag na apostol ng Biblia ay nakasulat sa Biblia. Mula doon sa Panginoong Jesus, tinawag na apostol, 12, pati si Matias, yung mga sinugod ng mga iglesia ay nakasulat sa Bible, at yung mga haka-haka natin na baka kasama sa mga apostoles nakasulat sa Bible, maliban doon sa nagkiklaim, umaangkin, na, na siya raw ay apostol din naman. Wala, hindi po nakasulat sa Bible. Kaya masasabi natin, ito ay paghigit. It is going beyond what is written. Ito ay pagdaragdag. At ang pagdaragdag, no, ang pangangaral ng kakaiba doon sa Ebanghelyo, sa pangangaral na pinangaral na ng mga apostoles, ay hindi po pwede. Doon po lamang po natin maika-classify ang pag-claim, pag-angkin ni Ginoong Arsenio Ferriol sa kanya pong pagka-apostol. So tinatalakay po natin. Tinatalakay po natin ang pagiging apostol ni Ginoong Arsenio Ferriol. At ating nga pong tinalakay ang tinuturo ng Bible kung ano ang pagka-apostol mula doon sa 12. At mayroong katulad ng mga ni Apostol Pablo at ng mga pinadala, sinugo ng Iglesia. At ang sabi natin, alinman doon na uri ng pagka-apostol sa Biblia ay hindi po pwede si Mr. Arsenio Ferriol. Hindi siya pwede doon sa 12. Hindi niya mamimit yung qualification. At hindi rin siya doon pwede sa pangalawa na ipinadala, sinugo ng Iglesia. Kasi unang-una, bago siya nagkaroon ng Iglesia, nangaral siya, ang tanong ay sino yung nagsugo sa kanya na Iglesia? Unang-una, wala pa naman doon yung kanyang church noon. Kaya hindi rin po pwede. No? Nauna siya kaysa sa kanyang church. Dapat mayroong church na nagpadala sa kanya, nagsugo sa kanya. Kung katulad siya ng mga apostol na katulad ni Bernabe at ng Porfiritos at ng iba pa. At lalong hindi siya pwede na katulad ni Apostol Pablo. Kasi si Apostol Pablo ay nangatwiran siya na siya ay apostol. At may nakasulat sa Bible ang pagtanggap niya o ang pag-angkin niya na siya ay apostol at ang patunay niya na siya ay apostol. At sinabi niyang nakita niya ang Panginoong Jesus, nakatulad ng 12 na nakakita sa Panginoong Jesus. At si Mr. Arsenio Ferriol ay lalo namang hindi katulad ng Panginoong Jesus sa kanyang pagiging apostol. Kaya ang mga tinawag na apostol ng Biblia ay nakasulat. Lahat, no, sa Biblia. Saan nakasulat sa Biblia ang pangalan ni Ginoong Arsenio Ferriol? Saan nakasulat sa Bible ang pangyayari ng pagtawag sa kanya? Saan sa Bible? Wala po tayong mababasang ganoon. At ang mababasa natin ay Unang Korinto Kapitulo 4:6 kung saan ay sinasabi ni Apostol Pablo, huwag humigit sa nasusulat. Na po. Ang pagsasabi na si Mr. Arsenio Ferriol ay katulad ni Apostol Pablo, katulad ng 12 o ng mga sinugo ng Iglesia, ay isa pong paghigit, pagsobra-sobra doon sa nasusulat na. Ang maalala natin, ikalawang Korinto 11:12-15, surat ni Apostol Pablo, sabi niya, but what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them which desire occasion, that wherein the glory they may found even as we, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no greater thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Di kaya dito siya magka-qualify sa tinawag ni Apostle Pablo ng mga false apostles. Tinatawag ang kanilang sarili, transforming themselves into the apostles of Christ, kahit hindi naman.
Nagtatanong lang naman po tayo. At upang maging fair naman po tayo sa kanila, marami silang patunay, no? Sa pagka-apostle daw ni Mr. Arsenio Ferriol. Ito, isa-isahin po natin. Ano? Mula po sa panulat ng isa pong nagpakilalang Bishop Resting Zonio. Hindi ko po kabisado gaano ang pangalan po na ito, pero nasusulat po ito sa kanilang The Word magazine na para sa kanila ay katumbas ng Biblia. No? Ito ang mga nabasa natin na mga patunay mula sa kanya. Nagsimula siya sa Hebreo 1:1-2 at familiar po tayo sa Hebrews chapter 1 at 2. Nasusulat po doon ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na nagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanglibutan. Ito ang nasusulat sa Hebreo 1:1-2. At tingnan po natin na paano niya gamitin ang talatang ito upang maisingit niya rito yung pagka-apostol ni Mr. Arsenio Ferriol. Ang alam po natin, ayon sa Bible, no, nasusulat, ang huling mga araw ay ang panahong Kristiyano mula unang Pentecostes hanggang sa ating panahon. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng kanyang anak, ang Panginoong Hesus. Yun pong maliwanag na tinuturo po ng Hebrews 1:1-2. Na kung noong panahon ng mga magulang, panahon ng mga propeta, ang Diyos ay nagkikipag-usap sa pamamagitan ng mga propeta. Pero sa mga huling araw na ito, sabi niya, nakikipag-usap na ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng anak. At ano nga ba yung tinutukoy niya na mga huling araw kung saan ang Diyos ay makikipag-usap sa mga tao sa pamamagitan ng anak? Well, babalik po ang ating pag-aaral sa Joel 2:28. Kung saan ay sinasabi, mayroong hula doon, propesiya, na mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko aking espiritu sa lahat ng laman. Ang iyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula. Ang iyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Ang iyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Hula po ito ni Propeta Joel. At sa Isaiah 2:3, at mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas sa mga burol. At lahat ng bansa ay magsisiparoon doon. Ang tinutukoy niyang panahon ay mga huling araw mangyayari ito. Ngayon, sa Gawa Kapitulo 2 ay ipinaliwanag ni Apostol Pedro kung ano ang huling araw na ito. Noong pong gawa, sa Gawa Kapitulo 2, ito po yung araw ng Pentecostes kung saan nga dumating ang Espiritu Santo at ang mga apostoles ay nagsalita ng iba't ibang mga wika. At yung mga tao pong nakikinig sa kanila ay nagtaka bakit itong mga apostoles ay nagsasalita ng kanilang sariling wika. Yun po ang totoong speaking in tongue. Ano po? Hindi po nabulol-bulol lamang yung mga apostoles. Ang kanila pong sinasalita ay talagang wika. Wika, sabi nila, na ating kinalakihan, kinamulatan. Oo, kaya yung iba naman, sa kanilang pagtataka na hindi po nila naintindihan ang pangyayari, sabi nila, mga lasing yata ang mga taong ito. Gawa 2:15. Subalit tumayo si Apostol Pedro at nagsalita siya, sabi niya sa verse 16, datapot, sabi niya, una-una, sabi niya, hindi ito sila mga lasing, alas 9 pa lamang ng umaga. Datapot, ito yaong sinalita na sa pamamagitan ng Propeta Joel. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko aking espiritu sa lahat ng laman. So anong sinasabi ng Apostol Pedro? Yung pangyayaring yun, araw ng Pentecostes, sinasabi niya, ito yung katuparan ng sinasabi ni Propeta Joel. Na ano? Na sa mga huling araw, sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. So yung huling araw na binanggit sa Hebreo 1:1-2, binanggit din sa Isaiah 2:2-3, sa Gawa 2:16-17 ay ipinaliwanag o binigyan ng kahulugan ni Apostol Pedro na ito yon. Ito yon, sabi niya. So simula nung araw ng Pentecostes habang sa panahon po natin ay ang mga tinatawag sa Bible na mga huling araw. At sa mga huling araw na ito, sino ang kinakausap ng Diyos upang kausapin tayo? Ayon po sa Hebrews 1:1-2, ang Panginoong Hesus. Ayon pa rin kay Bishop Resting Zonio, sa mga talatang ating binasa, sabi niya, yung doon sa Hebrews 1:1-2, ipinapakita na ang Diyos ay nagsasalita sa mga tao sa bawat panahon at ganun din sa maraming kaparaanan.
Tiniyak ng Biblia na sa ating panahon ay patuloy na nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan mismo ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Paano nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan mismo ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo? Paano nagsasalita ang Diyos sa atin noon, maging hanggang sa ating panahon? Tumama na po sana si Mr. Sunyu sa pagsasabi niyang ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Kaya lang mayroon siyang dagdag, may pabuntot siya. No? Tanong niya, paano nagsasalita ang Diyos sa atin noon maging hanggang sa ating panahon? Tapos, ayon sa mga awit 89, versikulo 19, kita niyo, no? Mula doon sa Hebrews 1:1-2, ay pupunta siya ngayon sa awit 89 verse 19 kung saan ay sinasabi, nang magkagayoy nagsalita ka sa pamangit-pangitain sa iyong mga banal at iyong sinabi, aking ipinagkatiwala ang saklulo sa iyong makapangyarihan, aking itinaas ang isang hirang mula sa bayan. Sinisingit po nila ngayon dito, ano? Kita niyo po yung paggamit nila ng mga talata. Mula sa Hebrew 1:1-2, na kung saan na sinabi na ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng anak, ang sunod nilang tanong, paano naman daw yung anak makikipag-usap sa atin sa ating panahon? Tapos babalik sila sa awit 89 verse 19, panahon ng mga propeta. At doon ay sinasabi na mayroong tinawag ng mga banal na magsasalita ng mga pangitain at isang hirang mula sa bayan. Alam niyo po, dito nila isisingit. Ang patutunguhan ng kanilang reasoning ay yung banal na yon, yung mula sa bayan na yon, hirang mula sa bayan na yon ay ang kanilang kinikilalang apostol, si Apostol Arsenio Periol. Subalit mga kapatid, ayon sa Biblia, no, ay hindi po, wala po sa konteksto. No? Immediate context man o whole Bible context na kasama si Mr. Arsenio Feriol doon sa mga banal na sinasabi ng awit 89 versikulo 19 at hindi po sinabi doon na siya yung itinaas na hirang mula sa bayan. Pinapalabas po nila na si Mr. Feriol ay kasama sa mga banal at siya yung isang hirang na tinutukoy ng awit 89-19. Sa pag-uunawa po ng mga talata, lalo na po itong mga tiyatawag natin na mga prophecies, napakalaga yung tiyatawag po natin na konteksto. Ang mga tinutukoy po na mga banal doon ay ang mga nakasusulat sa Biblia na mga banal, na mga propeta at mga apostol. Hindi po ito tumutukoy kay Mr. Arsenio Feriol. Kinagdagan, ayon pa rin kay Mr. Zonio, ipinapatungkol niya kay Mr. Feriol ang talata. Dito sa Gawa 26, 17 hanggang 18, nasusulat dito na ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil at sa kanila sinusugo kita upang idilat mo ang kanilang mga mata upang sila mga balik sa ilang mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos upang sila magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Now, itong talatang ito ay patungkol kay Apostol Pablo. Subalit sa pagkakagamit ni Mr. Zonio ay gusto niyang ipatungkol kay Arsenio Feriol. Pagdaragdag niya, purihin ang Diyos sa pamangitain ibinigay kay Apostol Pablo sapagat ang buong mensahe nito ay ang pagpapalaya ng Diyos sa atin mula sa gapos at kapangyarihan ni Satanas. So sinasabi niya, yung nasulat na yon sa Unang Korinto ay patungkol kay Apostol Pablo. Pero mayroon siyang dugtong Kasi nga mayroon silang gustong isingit doon. Gayon din, napapaloob dito ang layunin ng ang makasalanan ay mapatawad, makabalik sa Diyos at magmamahal ng kanyang mga pangako. Gayon din sa kapanahunan, tiyak na mayroong pangitaing ipapahayag ang Diyos sapagkat ang panukala ayon sa Lucas 11:49, dito na, no? Kung ang si Apostol Pablo daw ay ginamit ng Diyos panahon niya, no? Na binigyan ng mga pangitain upang ang mga tao ay makaunawa, tapos dugtong niya ngayon. Gayon din sa ating kapanahunan,
tiyak na mayroong pangitaing ipahahayag ang Diyos sapagkat ang panukala ayon sa Lucas 11:49, kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin. Dito na nila ipapasok. Dito raw sa mga propeta at mga apostol magkakaroon sa mga huling araw. Kailangan mga kapatid, no? Kailangan unawain natin itong teksto, konteksto ng Lucas 11:49. Kaya pinag-aralan ko po ito at ayon sa Biblia, no? Itong Lucas 11:49, quotation ito, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin. Kailan po, hindi po patungkol ito sa ating panahon, no? Na mga propeta at mga apostol, panahon na kung saan ay nabibilang si Mr. Arsenio Ferriol. Yung po mga tinutukoy niya na mga propeta at mga apostol ay nangyari po ito panahon ng mga Israelitas doon sa panahon na unang siglo. Kasi ito, verse 50, upang hingin sa lahing ito ang dugo ng lahat ng mga propeta na ibinubo buhat ng itatag ang sanglibutan mula sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambana at ng santuario. Oo, sinasabi ko sa inyo na ito'y hihingin sa lahing ito. May kinalaman po sa lahing kausap ng Panginoong Jesus. Kaya yung mga propeta at mga apostol na binanggit doon sa Lucas 11:49-52 na gusto na nilang ipasok doon ang pagkaapostol ng Ginoong Ferriol ay hindi po umabot sa ating panahon. Ito po ay yung panahon, no, ng lahing kausap ng Panginoong Jesus. Kaya sabi niya, sa aban ninyong mga tagapagtanggol ang kautusan sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan, hindi kayo nagsipasok sa inyong sinasansala ang at inyong sinasansala ang ang nagsisipasok. Tumutukoy po sa mga Hudyo na pumatay sa mga propeta at mga apostol na nasusulat sa Biblia. Pansinin po niyo ang verse 51. Sabi po dito, sa lahing ito. So may kausap po siya. Yung mga Hudyo, mga escribe at mga Farisyo na mapagpaimbabaw, sila po ang kausap ng Panginoong Jesus. Kaya sa lahing yun, no, naganap. No? At hindi po kasali si Mr. Ferriol sa context. Immediate man o whole Bible man. Meron pa pong parallel passage ang Lucas 11 at mas maliwanag pa po roon. Matthew 23:34-39 ay katulad din po ang binanggit ko sa Lucas 11. Sabi po, kaya't narito, sinusugo ko sa inyo ang mga propeta at mga pantas na lalaki at mga eskriba, ang mga iba sa kanila, inyong papatayin at ipapako sa cross. Okay? Para masabi natin na parehas, verse 35, yung tinutukoy niya ng mga propeta, no? Nakasabi rito, matuwid na si Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barakias na pinatay ninyo sa pagitan ng santuario at ng dambana. So katulad ng Lucas 11. Verse 36 ng Matthew 23, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa lahing ito. Lahi ba natin ang tinutukoy niya? Hindi po, wala po tayo doon. Hindi po tayo ang kausap niya. Lahing ito, sabi ng Panginoong Jesus, kaya yung lahi na dinatnan niya doon po sa Jerusalem. Kaya sa verse 37, sabi niya, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiyo sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ayaw kayo. So ang tinutukoy na mga propeta at mga pantas na lalaki at mga apostol, ayaw mga ipinadala ng Panginoon sa bansang Israel o sa Jerusalem noong panahon po na yon. Hindi po tumutukoy sa ating panahon ang mga sinugong propeta at apostol o mga messenger. Hindi po patungkol sa Mr. Arsenio Ferriol ang talata sa Lucas Kapitulo 11. Ayon pa rin kay Bishop Presting Honyo, patuloy ang pagsusugo ng Diyos ng mga apostol at tiyak din na sila ang bibigyan ng pangitain mula sa sangkalangitan para sa kaibubuti ng mga tao. Yun ang kanyang allegation, patuloy daw na pagpapadala ng sugo ng Diyos. Well, saan niya mababasa yun na magpapatuloy hanggang sa ating mga panahon? Ngayon, ang ginamit niyang patunay niya ay Amos 3:7. Sabi sa Amos 3:7, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kanyang ihahayag ang kanilang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Totoo po ito. Pero sino ang mga tinutukoy niya na mga propeta? Ang tinutukoy ay ang mga propeta noon na nakasulat sa Biblia
sa kanila inihayag ng Diyos. At hindi po tumutukoy kay Mr. Arsenio Ferriol na buhay sa ibang panahon. Tanong natin ay, andun ba siya noon? Siya bang tinutukoy sa lumang tipan? Dahil siyang nag-a-allege, siya ay umaangkin, siya ang magpapatunay. At napakalayo, wala po doon sa teksto o konteksto ang patungkol po sa kanya. Pagpapatuloy po niya, ginungso niyo. Kaya kung noon ay may mga sugo na ipinahayagan ng Panginoon sa layunin ng pagliligtas, mas higit na sinasabi at pinapatunayan ng banal na kasulatan na sa huling araw na ito ay may sugo ang Diyos. Makakatiyak tayo na siya ay pinahayagan din ng pangitain o pangiharap namang sakdal ang mga tao ng Diyos sa muling pagparito ng Panginoon. Ang mga ito ay walang iba kundi sila na mga apostol ng Diyos. Conclusion niya po ito. No? Pero ano mga naging basihan niya? Sarili niya pong pangunawa. Wala naman po doon nabasa na ang mga pinili kasama doon, ang mga sinugo ay kasama doon si Mr. Arsenio Ferriol. Sa halip ang mga talatang ginamit niya ay patungkol sa mga apostol o mga propeta noong panahon na pinadala ng Panginoong Jesus sa bansang Jerusalem at sa mga unang siglo ng ating panahon. Ayon sa Biblia, pagdaragdag sa nasusulat, ang sabihin kasama doon si Mr. Arsenio Ferriol. Hindi nga po mababasa sa Biblia. Ang conclusion niya na pinapatunayan ng banal na kasulatan na sa huling araw na ito ay may sugo ang Diyos, sa kanya lamang po yun, kay Mr. Sonio lamang po yun. Ang mababasa sa Hebreo 1:1-2 ay ang Panginoong Jesus, ang sugo ng Diyos sa huling mga araw na ito. Dinagdag niya, makakatiyak tayo na siya ay pinahayagan din. Kita niyo, parang siyang tinutukoy. Bagamat wala siyang nabasa doon sa mga talata na tumutukoy kay Mr. Arsenio Ferriol. Pero sabi niya, makakatiyak tayo na siya ang pinahayagan din ng pangitain o pangiharap namang sakdal ang mga tao ng Diyos sa muling pagparito ng Panginoon. Eh kahit sino po pwedeng magsabi niyan eh. Hindi lamang sila. Okay? So, hindi po. Hindi siya ang tinutukoy. Ang mga ito ay walang iba kundi sila ng mga apostol ng Diyos. Sariling pagkakaunawa po nila yun. Sariling conclusion nila yun. So, sa ating mga pinag-aralan na at sinagot ng mga teksto na patunay po nila, maliwanag na hindi siya kasama doon sa mga tinatawag ng mga propeta at mga apostol. Pangalawa pong paniniwala nila ay siya, Mr. Russell Arsenio Ferriol ay isang buhay na apostol, living apostle. Kailangan daw kasi ang iglesia ay mayroong buhay na apostol. No, Bishop Pristing Zonio, sabi niya, is there really a living apostle in the church? Tapos ginamit niya Ephesians 4:11. Binasa niya, and he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Ang alam po natin, ang 12 apostoles sa Biblia ang tinutukoy ng mga apostles at meron ding mga prophets. Diba sa 1 Corinto Kapitulo 14, isa ito sa mga tinatawag na kaluob, ang pagiging propeta. Oo. At ang iba pa, evangelist, pastors, and teachers ay meron nga sa iglesia. Subalit yung 12 mga apostolis, mga kapatid, ay namatay na. No? At wala na pong qualified na maging katulad nila. Ganon din ang mga propeta. Sila ang mga apostles and prophets sa church at hindi po sila pinalitan. Kung sabihin po nilang pinalitan, sagutin nila, sino ba ang kapalit ni Judas? Si Matias. Okay? Pero nung namatay si Juan, si Santiago sa Gawa Kapitulo 12, sino ang pumalit? Wala pong pumalit. So hindi layunin ng Diyos na mananatili yung 12. At isa pa po rito, if they are referring to our time, kung Ephesians 4:11 ay tumutukoy sa ating panahon na kumpleto, kailangan may mga apostoles, may mga propeta, evangelists, and pastors and teachers, ay bakit sa kanila, isa lamang yung kanilang apostol? Referring to our time, dapat marami ang apostolos, bakit isa lang? No? Kasi sabi ng talata, he himself gave some to be apostles. Eh, meron silang isang apostle, eh, yung pinakasugo nila. Oh. So, kakaiba no, doon sa ating nababasa sa Bible ang kanilang mga claims. And then, pagpapatuloy po natin, sabi ni Mr. Zonio, others insist that all the apostles are now dead, but God has put an apostle in the church. Kita niyo po, God has put an apostle, sinisingular po na, in the church. Ang mababasa po natin, 1 Corinthians 12:28, at binasa po niya ito, basahin po natin. And God has appointed this in the church, first apostles, o marami,
Bakit sa kanila isa lang? Kung patungkol sa kanilang panahon, itong verse na ito. Ang totoo po hindi. Ang tinutukoy po ng 1 Corinto 12:28 so ay yung mga apostles noon sa lumang sa bagong tipan. Mga 12, the second prophets, ang mga nandoon sa 1 Corinto kapitulo 14, then teachers after the miracles, then gifts and healings, helps, administrations, and varieties of tongues. Ang context nga po ay sinulat ito in the first century when the gifts were still received and practiced. 1 Corinto kapitulo 14, may mga apostles and prophets at etc. No? Ang question po natin ay sinabi nga ba sa talata na living apostles? Kasi pinapalabas ko nila kailangan na buhay ang apostol. Eh, sa versikulo na binasa natin na tinalaga ng Diyos, sinasabi ba riyan na buhay ng mga apostoles hanggang sa ating panahon? Ang sinabi naman po ay nagtalaga siya ng mga apostoles. At sino yung mga tinalaga niya? Well, andun na, pinangalanan na, 12 mga apostoles. At wala doon ang pangalan ni Mr. Arsenio Ferriol. Okay? Kaya hindi po uubra, no? Kung susundan natin ang kanilang paliwanag na itong Efeso 4:11 o ng Corinto kapitulo 12 ay tumutukoy sa pagka-apostol ni Mr. Ferriol, ang question natin ay bakit isa lang? Oh. Eh, sa mga talatang binasa nyo ay dapat marami. Pero ang totoo pong konteksto niyan, tumutukoy siya sa setup ng New Testament Church na yung mga apostles ay yung mga nasa Bible na napinangalanan at ganoon din ang mga propeta at sapagkat nawala na ang mga gawain po nila, ang mga apostles na isulat na sa Bible ang kanilang mga katuruan, ang mga propeta, ang mga miracle performers, gifts of healings, at varieties of tongues ay ayon sa 1 Corinto kapitulo 13 ay mayroong paghihinto, matitigil sabi ni Pablo. Kaya ang iba doon sa binanggit sa 1 Corinthians 12 ay wala na sa ating panahon. Pero yung yung Ephesians 4 verse 11, ang wala lamang sa ating panahon ay yung apostol at mga propeta. Yung iba ay mayroon pa. At hindi naman sila naaalis. Sila pa rin ang mga tinatawag na apostles, sila pa rin ang tinatawag na mga prophets sa New Testament Church. Pero wala po roon ang pangalan ni Mr. Arsenio Ferriol. And then may dagdag na naman ni Mr. Zunio, therefore there is an apostle in the church. Okay na, yung pa rin, singular pa rin eh. There is an apostle in the church. Ang mga binanggit niya mga talata, apostles eh. Kaya tumutukoy yun sa mga nasa Bible na apostles. Pero pinipilitan niya, mayroong isa. There is an apostle in the church. People die, they say apostles already dead. It is true that the apostles in the early times have already died, but we must remember that the office of apostleship continues. Itong kanyang logic. Tapos gumamit siya ng halimbawa, a president dies, but when it happens, another person is assigned to replace him as a new president, for it is not practical that the living would be dominated by the dead. Well, yun ang kanyang pagkakaunawa. Hindi na pwedeng ma-dominate ang mga buhay ng patay. No? Ayan ay sa ibang aspeto. Pero sa plano ng Diyos, kakaiba. Sapagkat ang mga apostles ay nangangaral pa rin ngayon, nagtuturo pa rin ngayon sa pamamagitan ng kanilang mga isinulat. Tingnan ba, sabi ng Panginoong Jesus, 1:17, sa kanyang tinatawag na prayer, the Lord's Prayer, idadalangin ko sila, the apostles, at idadalangin ko rin yung mga taong mananampalataya ng dahil sa kanila. So mayroong mga katuruan ng mga apostles na susulat. At yun ang babasahin ngayon ng tao, at sa pagbabasa nila sa katuruan ng mga apostles ay mananampalataya ang tao. And then, yung example niya na kapag namatay yung presidente ay mag-elect ng tao na magiging presidente. Tama po yon. Pero kailangan may qualification ang magiging presidente. Yung pipiliin na papalit sa namatay na presidente ay mayroong qualification. Di po ba? Ngayon, yung mga apostles ay namatay. May qualification po yung mga apostles na namatay. Ang tanong, qualified ba si Mr. Arsenio Ferriol doon sa mga nasusulat na katangian ng mga naging apostol katulad ng 12 o kaya ni Apostol Pablo at kahit na ng mga sinugo ng iglesia? Alam niyo po ang sagot. Bishop Pristing Zonio, sabi po niya ulit, so the apostles are not only 12. For a long time, we believe without any scrutiny the idea that there are only 12 apostles in the Bible.
yun ang sinasabi niya. Consequently, we don't know where to categorize Apostle Paul. If we are to include Apostle Paul among the 12 and Barnabas is an apostle too, it means that aside from the 12, God continues the calling according to the need. God speaks through his apostles. Find the minister who is an apostle. He speaks the word of God. Pansin niyo po, no? Confused din siya eh. Yung pagka-apostle eh. Yung 12 na namatay na. O nga, tama. Pero si Pablo at saka si Bernabe, hindi niya alam kung saan niya ito ibibilang. Katulad ba ng 12 o ano? So confused siya sa katuruan tungkol sa pagka-apostle. Hindi katulad ng ating pagpapaliwanag na ang pagka-apostle, no? Panginoong Jesus, tinawag na apostle, 12, kakaiba sila. Pa yung mga sinugo ng iglesia, kakaibang mga apostles. Okay? At alin man doon, hindi po nagka-qualify si Mr. Arsenio Friol. Ngayon, ang kanyang conclusion eh, God continues the calling according to the need. Saan niya binasi yun? Sarili niyang pagkakaunawa yun. Where is the Bible verse where it says, God continues the calling of apostles like the 12 or like Paul? Yung kanilang burden of proof. Kailangan nila po yung patunayan. Ang mga ginagamit nila mga talata, katulad ng ating mga tinalakay na galing pa sa lumang tipan, na tumutukoy naman sa mga apostles and prophets na dumating noong panahon ng unang century. Ang hinahanap natin, yung nasusulat sa bagong tipan, kaya napatungkol naman kay Mr. Arsenio Ferriol. O sabihin nila, katulad ng sinabi sa pagbubunyag, ay wala na yun, hindi na mababasa kasi tapos na yung Bible. Eh. Tama sila. O tapos na yung Bible, hindi na maisisingit doon ang pangalan niya bilang isang apostle o kahit na isang propeta. They asked, are all of the preachers and healers really sent by God? Mayroon silang article na katulad niyan, August 21, 2014. What sign may allow us to know who the real preacher is? What is the particular indication that cannot be duplicated or mistaken? The Bible teaches us to who are the ones we must accept and the ones we must not. Galing po sa kanila ito, ha? Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. If there comes any unto you and bring that this doctrine, receive him not into your house, neither bid him Godspeed, for he that biddeth him Godspeed is partaker of his evil deeds. 2 John chapter 1, 9 to 11. Sila po ang nagtanong, sila po ang nag-quote ng talata, at ito po ay tumutukoy sa kanila. Sino ngayon ang lumampas po sa katuruan? Katuruan ng pagiging apostle. O, alam po natin sino. No? Kaya tumama sa kanila ang sarili po ng talata. O, pangatlong doctrine na pa lamang po tayo. At actually, lima lamang ito ating tatalakayin. Kaya madali na tayo. Mayroon silang tiyatawag na the fourth watch. No? Pang-apat na ano ba ito, pagbabantay. Reverend Ferriol's divinely appointed office proof is a mystery about the last days that God revealed only to him. Ayon kay Pastor O.C. Kiliao, the fourth watch is a mystery. This will not be revealed by God to those who are not his apostles. Talaga, no? God told Daniel that the revelation is to know the season will be given by only to those who will be in the end of time. Not even the apostles of the first church knew, because the revelation of season and its division will be made known to the apostle of God in the end of time, the fourth watch. Just like when the mystery about Christ was revealed only when Christ came. Susulat sa The Word, magazine po nila, volume 9, 67, 1998, page 27. Ano pong sinasabi nila? Yung pang-apat na pagbabantay nasa kanila na itong panahon na ito ay ang pagbabalik ng Panginoon. Hindi ito ipinaalam sa kanino man, kahit na mga apostoles sa bagong tipan, kundi kay Mr. Arsenio Ferriol lamang daw. Ito, as an apostle of Jesus Christ, Brother Arsenio T. Ferriol received a revelation that clearly defines where we are now in God's timetable prior to the second coming of Christ. This is the doctrine that clearly sets apart the PMCC, Philippine Missionary
Pentecostal Missionary Church of Christ, Fort Was. But this is not the only defining mark of the church, sabi nila, no? Mr. Arsenio Ferriol has also espoused the significance of the perfection of the saints, the complete operation of the gifts of the Holy Spirit in the church, the work of global evangelization, as well as other essential doctrines and practices of the early apostolic church. Ito ay base sa brief history of the Pentecostal Missionary Church of Christ. At mga kapatid, mga kaibigan, napatunayan na po natin na ang pagkaapostol ni Mr. Arsenio Ferriol ay hindi naaayon sa Biblia. Kaya paano nila sasabihin pa, no, na siya bilang apostol ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos patungkol sa fourth watch o sa mga huling araw kung ano ang mangyayari. Sa katotohanan, hindi siya totoong apostol ayon sa Biblia. Yung claim nila na siya lamang ang tumanggap ng pahayag na ito ay hindi na po mapaghahawakan. Ang pagkaapostol niya ay hindi totoo. So, paano niya tatanggapin ang pahayag bilang pagkaapostol? Una-una, hindi naman siya totoong apostol. May doctrine sila about one true church. Sabi nila, for having the living apostle, they claim that the Pentecostal Missionary Church of Christ is the one true church. At mayroon silang binanggit, sinulat sa The Word Magazine. In the calling of the apostles lies the calling of those who were taught. That is why they have one calling, called through the apostles who were called by Christ. Ephesians 4:4. And those who were not called in the same manner are clearly not the body of Christ. Others teach that they will simply become part. Kapag wala yung tinawag, pagkatawag, tulad ng apostol nila, hindi na sila ang totoong church. If they are not taught with the apostle, the apostle, they were not called by God. Ayon sa The Word Magazine nila, Volume 9, Issue Number 68, 1988, Page 27. Well, mga kapatid, mga kaibigan, we have proven above that Mr. Ferriol is not an apostle according to the Bible. And so their claim that one should be taught by the apostle, Mr. Ferriol, to be the true church is baseless. Totoo daw na iglesia kasi, yung tinuruan ng sugong apostol. Oo, si Mr. Arsenio Ferriol. At sino man na kanyang sinugo din. Well, napatunayan natin sa unahan pa na hindi siya totoong apostol. Kaya itong claim nila na the true church sila, wala na ito. Kasi ito ay nakabase doon sa claim sa pag-angkin ni Mr. Ferriol na siya yung apostol. Yung claim niya ay hindi totoo. Kaya itong claim nila tungkol sa true church, wala na rin. Meron silang kinosis heresy. Ang kinosis kasi ang paniniwala na nang ang Panginoong Jesus ay naging tao, inalis niya yung kanyang pagka-Diyos. At ang ginagamit nilang patunay ay nasa Filipos 2:6. Ito ay nasusulat sa The Word, Volume 9, Number 65, Page 13. Hindi ito bago kasi noong pangunang panahon, Reformation period, mayroon na pong naniniwala nito, yung si Gottfried Thomasius. Theory suggests that part or all of the divine attributes of Christ were taken off, given up, or emptied at the incarnation. Maging tao, ang Panginoon Jesus daw, nalis niya yung pagka-Diyos niya. No? Eh, hindi naman po ganoon. Ang ibig sabihin po ng Filipos 2:6, kung ating pag-aaralan po, sinasabi lamang na nilimitahan lamang ng Panginoong Jesus ang kanyang kapangyarihan. Kinuha niya yung anyong alipin. Nagpakakumbaba siya, sabi po ni Apostle Pablo. Well, isang Bible verse, Colossians 2:9, ay sinasabing, for in Him, no? kay Jesus, dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Tapos, sabihin nilang hindi siya Diyos ng tao siya. No? 100% na tao siya, 100% din na Diyos siya. Hindi po pwede na inalis niya yung pagka-Diyos niya. O di nung inalis niya ang pagka-Diyos niya, hindi na sa Diyos. Magiging ganun po ang conclusion natin. Hindi po pwede yun. In Him, sabi ni Apostle Pablo, dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, o sa katawan. And then, baptismal regeneration. Para po sa kanila, mahalaga ang bautismo at tama sa Bible, ganun din. Kaya lang, mayroong dagdag eh. New converts must be baptized either by Reverend Ferriol or one of the fourth watch pastors, mga sugo. They claim only they can confer valid water baptism. Now, kung hindi ka binautismo ni Arsenio Ferriol at yung mga sugo niya, hindi raw
hindi daw valid yung bautismo mo. Well, mga kapatid, ito nasusulat sa The Word pa rin, Volume 9, Issue number 68, 1988, page 27. Pero ang ating sagot, ganun pa rin eh. Ganun pa rin. No? We have proven above that Mr. Feuer is not an apostle according to the Bible. So their claim that new converts must be baptized either by Reverend Feuer or one of the Fourth Watch pastors, their claim is not valid. Kasi yung katuruan nila na ito, nakabase pa rin doon sa pagiging apostol ni Mr. Arsenio Feuer. Inapatunay natin, hindi siya totoong apostol. Kaya yung claim nila na valid baptism lamang sa kanila, wala rin po yun. Pero napapakasimple. Oo, ito yung isang popular na sinasabi ko doon sa unahan. Yung public offering, isa daw itong sign of the true church, yung panghihingi nila. Ibang abuloy ang tawag doon. Ewan ko anong tawag na nila doon. Pero sa nabasa ko ay public offering na yun. We believe that public offering is one of the signs of a true church. Sabi ni Mr. Dodoy Feuer, therefore it is clear that the sign of the true preacher is the public offering because the true preachers have apostolic calling like that of Christ. Parang sinasabi nila, ang Panginoong Jesus daw ay gumawa din ng ganoon. Eh. Oh, the Word, base sa magazine nilang The Word, Volume 9. Dinagdagan pa nila, no? The public offering is a sign of the true church because the first church, as they were led by the apostles, followed Christ. They taught in marketplaces. Even Paul was found preaching daily in marketplaces. Acts 17:17, sabi nila, no? Oh, basihan daw nila ng public offering. Panghihingi ba? Basihan daw nila. Isa pagkat si Pablo, sabi nila, ay araw-araw nandun sa marketplace, nangangaral. Bakit ba? Kung nangangaral ba si Pablo, ay nanghihingi na rin siya. Ang masama po dito kasi mga kapatid, yung hinihingi po nila, no? Kapag itutulong nila, kasi sinasabi nila, hinihingi nila para pantulong nila sa iba. Pag tumulong, itinulungan nila yon sa pangalan nila yon, hindi na sa pangalan nung nagbigay. Kaya may halo itong pandaraya. At saka yung mga hinihingi nila, para sa kanilang grupo yon, hindi sa mga kung ano-ano pa. No? At pang-suporta daw sa kanila, yun ang kanilang claim. Pero ano ba sabi ulit ni Mr. Pangalan niya ulit, Dodoy Feuer. Again, The Word Magazine. Others say that Paul did not collect money. But the truth is, Paul was in marketplaces collecting public offerings. If we can find in Acts 17:17, it doesn't follow that he did not do this because the Bible is not composed of one verse but of many verses. Namin din niya, no? Una sinabi niya, si Pablo nandoon sa marketplaces, nangangaral at nanghihingi din. Tapos sumulat siya ulit. Wala talaga mababasa sa Acts 17:17 na nanghingi siya. Doon lamang siya nangaral. At kung wala mang mababasa doon sa Acts 17:17 na nanghingi siya, hindi lang naman yung verse na yon, ang verse ng Bible, sabi niya, marami pa. Kaya gumamit siya ng ibang verse. Wala po naman talaga sa Acts 17:17. Wala naman talaga nakasulat na sila ay nanghingi ng pera. Yan yung challenge ko eh. Meron ako na nakausap sa kanila na mga nagsasabi ng ganyan eh. Sabi ko, basahan mo ko ng talata ng mga apostoles pagkatapos na pangaral ay nanghingi. Yung mga unang Kristiyano, unang mga alagad, pagkatapos mangaral ng hingi, basahan mo ako ng talata. Nagagalit sila sa akin. Ano? Hinahamon ako ng debate ngayon. Ganyan, pag ginagaran ko sila. Wala po eh. Wala po. No? At ang kanila na lang gagamitin, kung ano-ano lamang na talata, katulad ng Psalm 68 verse 18, nasusulat, Thou hast ascended on high, Thou hast led captivity captive, Thou hast received gifts for men, yea, for the rebellious, also that the Lord God might dwell among them. Nasaan ba dyan? Nasaan dyan ang tungkol sa panghihingi ng abuloy mula sa mga hindi nila kaanib? Saan dyan yung tiyatawag nilang public, ano yun? Oh, wala po dyan. So, hindi ito ang patunay sa kanilang paniniwala na public offering. Oh, isa pang watcher, fourth watcher, nagangalang Norby Gavino, sa kanyang pagtatangka pa rin, pagtanggol, ang kanilang ginagawang public offering, pagbibigay, panghihingi. Sabi niya, these offerings are given to the disciples of Christ as they are sent to preach the word of God, but they had nothing. Ayon sa Lucas 10:34, ginamit niya ito, na yung mga unang alagad daw ay pinakain, tumanggap ng mga pagkain mula sa mga tao. Was referring to Luke chapter 10 verse 8.
Well, kung ating babasahin ang Lucas 10 ay patungkol po sa limited commission ito. Mga ipinadala ng Panginoong Jesus ng mga disciples para sa mga Israel lamang ang kanyang kanilang misyon. Hindi po tumutukoy ito ng paghihingi ng pera sa mga tao. In fact, the disciples were not told to bring a purse. Pinagbawalan na sila magdala ng wallet, ng purse. Lalagyan ng pera. Ano ang kanilang gagawin? Ito, verse 3. Go your ways, behold, I send you forth as lambs among wolves. Carry neither purse, nor scrip, nor shoes, and salute no man by the way. Ito kasi ang kakaibang mission ng 70 disciples. So, did the early disciples collect money from the public and then use their collection money to buy food? No. They were invited to people's homes and were they fed there. No? Inimbita naman sila doon sa mga bahay-bahay upang sila ay kumain. Hindi sila nanghingi ng pera. Nakatulad na ang ginagawa ngayon ng mga Fort Watchers na panghingi sa mga kanto-kanto, sa palingke, sa mga bus. Pero ang patunay nila ay ginagaya daw nila yung mga pinadala ng Panginoong Jesus sa limited commission. Kakaiba naman po yon. Hindi po pera ang kanilang mga hiningi. So, in conclusion, mga kapatid, the very foundation of this religion, which is the apostleship of Mr. Arsenio T. Ferriol, is proven to be false. So, what do we expect about the doctrines of the church? Kung yung pinaka-foundation ng religion na ito ay hindi makabiblia, ano pa ang aasahan natin sa kanilang mga doktrina? Sabi ng Panginoong Jesus, every plant that my heavenly Father has not planted will be put up and by the roots. Ang bawat halamang hindi tinanim ng aking ama sa kalangitan ay bubunutin. Dinagdag pa niya, then if any man shall say to you, see here is Christ, or there, believe it not. For there shall arise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, so that if it were possible, they shall deceive the very elect. So mag-ingat po tayo mga kapatid sa mga nagpapakilala, ng mga sugo. At marami po sila. Darating ang panahon, sabi ko nga, magtalo-talo sila. Sino sa kanila ang totoo? Sana mangyari yun sa madaling panahon, no? Para malaman kung sino ang totoo. Pero ayon po sa Hebrews chapter 1 verse 1 and 2, sa ating panahon, sa mga huling panahon na ito, ang Diyos ay nakipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, ang Panginoong Jesus. Sa kanya po tayo maniniwala at hindi po sa mga taong maangkin, magiging sugo, magiging isa man siyang apostol, magiging isa man siyang propeta, maging isang sugo na anghel at kung ano pa mang uring sugo ayon sa kanilang mga paliwanag. Tayo ay naniniwala lamang sa nasusulat sa Biblia ang ating pong Panginoong Jesus. So ito po ang ating pag-aaral ngayong umagang ito, yung araw na ito mga kapatid. Magandang umaga ulit, magandang gabi sa mga kapatid at nasa kabilang ibayo at pagpalain tayo ng ating Panginoon.